Hindi maikakaila na napakarami ng problema na dapat ayusin sa ating mundo, pero ang mga pinuno ng bansa ay tila may ibang mga prioridad at ang pinakabagong obsession ng mga ito ay ang pagmimina sa buwan. Kamakailan lang ay naglunsad ang bansang Russia ng panibagong lunar mission makalipas ang 47 taon, kaya may mga nagtatanong kung ano ang layunin ng misyon. Ayon sa Moscow ay nais nitong silipin ang mga nakatagong sekreto patungkol sa buwan, at naniniwala ang mga Ruso na maraming natural na elemento ang nakatago sa buwan na pwedeng minahin. Subalit kaila sa marami ay hindi lang Russia ang sangkot sa pataasan ng ihi, dahil pati ang Amerika, China at India ay interesado sa space race. Isa ang buwan sa napakaraming bagay na nagdulot ng malaking interes sa mga space watchers, lalo na nito lamang nakaraan ang Russia ay muling naglunsad ng isang lunar mission matapos ang 47 taon. Subalit ang NASA ay may sariling plano sa buwan kung saan kamakailan ay tinatrabaho na ng nasabing ahensya ang isang programa na tinatawag na Artemis. Ang layunin ng NASA ay muling magpadala ng tao sa buwan makalipas ang huling misyon ng Apollo 17 noong 1972, habang ang China naman ay may sarili ring plano na pag-aralan ang ibabaw ng buwan. Gayun din ang India, matapos nilang ilunsad ang Chandrayaan 3 lunar mission noong nakaraang buwan. Ayon sa mga eksperto ay hindi malayong matulad sa isang minahan ng buwan na nagumapaw sa mga likas na yaman matapos makatuklas ng tubig sa ibabaw ng buwan, ang Chandrayaan 1 lunar mission taong 2008. Ang tubig na nadiskubre ay nag-exist sa anyo ng mga molecules na nabuo sa pamamagitan ng hydrogen at oxygen. Kaya naman ang pagkakatuklas ng tubig sa buwan ay itinuring bilang isang mahalagang discovery, dahil ang tubig ay hindi lamang para sa mga tao at hayop. Sa kadahilanan ang hydrogen at oxygen ay ginagamit din para makalikha ng rocket fuel. Ayon sa mga eksperto ay posibleng hindi lang ang mga bagay na iyon ang pakay ng mga nasabing bansa, dahil ang buwan ay nagtataglay din ng elementong helium-3. Pero ano ba ang helium-3? Ang helium-3 ay isang isotope ng helium, isang element na karaniwang matatagpuan sa universe, at hindi rin ito katulad ng karaniwang helium-4 isotope na may dalawang protons at neutrons sa nucleus nito. Dahil ang helium-3 ay may dalawang protons at isang neutron lamang, kung kaya't ito ay mas magaan at mas bibihira kumpara sa helium-4, dahil ang helium-3 ay nabuo sa pamamagitan ng nuclear fusion reaction na nangyayari sa mga bituin. Sa katunayan ng ating mundo ay nagtataglay lamang ng kakaunting dami ng helium-3, pero ito ay naguumapaw sa buwan kung saan ito ay nilikha ng solar wind na patuloy na bumobomba sa ibabaw ng buwan. Bukod pa dyan, ang helium-3 ay isang mahalagang sangkap para sa nuclear energy, dahil ito ay may malaking papel sa paggawa ng enerhiya sa loob ng isang reactor. At di gaya ng tradisyonal na nuclear fuel, ito ay hindi radioactive at hindi makapagdudulot ng mga nakakapinsalang waste product. Ngunit ayon sa mga scientist ay imposible pa sa ngayon ang makapagmina sa buwan ng mga mineral at iba pang elemento pabalik sa ating mundo sa kasalukuyang technology. Kung ganun ay bakit kailangan pang i-explore ang buwan kung di pa magagamit ang mga bagay na ito ngayon? Makinig kang mabuti! Ayon sa mga siyentipiko, ang naguumapaw na yaman ng buwan ay posibleng makatulong sa mga tao sa pagtatayo ng permanenteng base sa buwan, kung saan ang mga tao ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagdadala ng tubig mula sa Earth. Ngunit ang ganitong uri ng exploration ay nahaharap sa mga pagsubok, dahil wala pa ring malinaw na batas ang nagsasabing pwedeng magmina sa buwan. Dahil sa ngayon ay meron pa lamang international treaty na naaangkop sa lahat ng miyembro ng UN, at ito ang Outer Space Treaty of 1966, kung saan nakasaad dito na walang nasyon ang pwedeng umangkin ng soberanya sa buwan, at lahat ng space exploration ay dapat na isinasagawa para sa kapakanan ng lahat. Subalit hindi sinasabi ng kasunduang ito kung magagawa ng sino man na angkinin ng isang bahagi ng buwan, kaya naman may mga nagsasabi na ito ang dahilan kung bakit ang karera sa buwan ay mas lalo pang tumitindi.
Sa kasalukuyan, ang technology ng mga bansang nabanggit ay patuloy na sumusulong sa kalawakan na siyang siguradong babantayan ng buong mundo ang mga susunod pang kaganapan. Totoo man o hindi na ang tao ay nakarating sa buwan, marahil ay hindi na ito malaga dahil ang tunay na problema ng mundo ngayon ay ang kahirapan, lalo na ng mga Pilipino. Problema sa pagkain at korupsyon ang dapat na mas pagtuunan ng pansin dahil hindi nito masasagot kung ang buwan ay pagtatalunan, at mas mainam siguro kung ito na lang ang pansin sa ating planeta kung saan marami ang kapos sa makakain at pera. Kaya naman ang kinabukasan para sa ating mga kababayan ay nagmimistulang suntok sa buwan. Ngayong alam mo na kung bakit nagmamadaling bumalik sa buwan ang apat na bansang ito, ay ano ang opinion mo tungkol dito? Comment down below.